Yun, good morning po. Isang mapagpalang umaga na naman po ngayon. So, ang biyahe po natin ngayon ay papuntang Monte Maria, Batangas. Shoutout nyo po pala kay Banay Vlog PH. So, thank you idol sa iyong full support. So, at saka doon sa mga bago nating subscribers, shoutout din sa inyo. At kung napapanood nyo na ang aking mga videos at hindi ka pa nakasubscribe, consider subscribing po sa aking channel para updated ka sa mga videos na i-upload pa. Siya nga po pala, bago tayo sumabak, magdasal muna para may gabay. Salamat, keep on watching guys. Enjoy! So ito, papasok na kami dun sa may Padre Garcia, Batangas. So ito yung TM Domi House. Kumain muna kami dito para may energy pag sumabak sa, ano, sa biyahe. So masarap po yung Domi dito. 60 pesos lang po. Special na po yun. Busog ka na. So, ito po pala yung historical church ng Ipaan, Batangas. Ito po yun. So, tumaan lang kami tapos umilip lang at binidyoan ko lang. Ito po yung munisipyo ng Ipaan. Thank you.
Tito, pinabilis ko na po ng konti yung ating video para medyo ma-skip ng konti. Medyo mahaba kasi yung video natin. Tsaka medyo matagal sa ahon. So, panoorin niyo po ng buo. Salamat po. Pagka nakarating kayo dito sa part na to, maganda, parang nasa abroad yung itsura, yung basta buka siguro yung mga power plant. Nung dumating ako dito, parang nasa ibang lugar ako eh. Ganda yung lugar dito, kahit naman doon sa medyo una-una magaganda rin ang view. Napakadami ng magandang nadaanan namin dito sa may part ng Batangas. Kahit na medyo mainit, hindi alintana yun. Okay lang. Tsaka na-enjoy namin yung biyahe na maigi. Kasi ang dami namin nakikita ng magandang lugar. At saka yung mga view. Yan o, napakaganda. So dito, medyo malapit na kami dun sa aming pupuntahan. Tapos nakita namin yung ahon, ang tarik din pala. So dito sa may ano, kung pupunta kayo, medyo dapat may practice din. Kasi yung pupunta nyo dito, rolling hills, taas baba. So ito yung ahon, medyo matarik din. Tapos yung papuntang malapit dun sa mismong ano, Monte Maria, mataas-taas din. Pero yung ride naman sulit. So sana'y mapanood nyo ito ng buo. Talaga namang napalaban kami sa ahonan. Hindi rin biro ang ahon dito. Kala mo lang ay mababa. Pag titingnan mo talaga sa video, mukha siya mababa ang ahon. Pero ayos din. Mataas-taas, medyo matarik din ang ahon. Nakakalaspag. Lalo na yung init ng araw, kalaban mo. Pero overall, nung pagka napuntahan mo naman yung pinaka lugar, sulit. Tsaka tanggal ang pagod mo dun. Maganda. Masarap tumambay. Pwede kang magpalipas ng oras o kaya mag-unwind. Ayos na ayos yun. So tingnan nyo dito sa part na ito. Matarik po yan, yung pababang yan. Medyo mahaba ng konti. So pagbalik namin, ito rin yung dadaanan namin na matarik. Pero ayos na naman. Kinaya naman namin nung kami bumalik. Medyo ginanahan na rin kasi kumain din kami dun sa kainan malapit dun sa Monte Maria. Hindi rin kami nagpawala kasi wala ng lakas nung bago kami makarating sa Monte Maria. Kagaya nito, solid na solid yung view. Ganda ng tabing dagat, tapos medyo naantar-antar ka. Feel na feel mo yung trip mo eh. Ako kasi, feel na feel ko yung trip dito. Tsaka, satisfied.
So dito natanaw na namin ng maigi yung ano, yung Monte Maria, yung statue ni Mary. Abot na. Time check 10:30. Last pag de honor. Last pag na talaga ako dito nung taahon kami dito. Kasi sobrang init. 4 oras din kami pumapadyak eh. Tapos yan. Nagkamali kami dito, kala namin doon sa dito ang daan sa may likod kami napapunta. Hindi doon sa harapan. So sarado ang daan dito. Ang nangyari diyan, nagpicture-picture kami dito, kala namin ano. Tapos napag-usapan namin, umikot kami doon sa baba. Dumiretso kami ng konti. So yun, nakita namin yung pinakadaan. Sobrang solid guys, pagka napuntaan nyo ito. Yung kahit dito sa likuran, maganda yung view eh. Maganda ng view ng dagat. Tapos yung pagka napuntaan mo yung pinakang taas, dun sa may malapit dun sa kay Mary, napakaganda. Hanggang dito na lang. So dito nag picture picture kami, tapos nag video ng konti. Medyo nagpalipas na mamahinga ng konti rin kasi medyo napagod din sa kaahon. So yun, pagkatapos namin dyan, dumiretso pala kami dun sa may daan. Yan. Ito na po yung ano, yung dinaanan namin. Dumaan pa kami dyan sa may lupa, pero may daanan naman palang semento. Nag shortcut kami. So yun no, yung si Mary. Yun. Napakaganda po ng ano, ng view dito. Solid na solid po, hindi po nasayang ang pagod. At talagang nakakatuwa dahil nakakarating ka sa mga ganitong lugar na bihira mong maabot gamit lamang ang iyong bisikleta. So pagka kayo pupunta dito, asahan nyo na yung matitinding ahon. Pero hindi naman sobrang tindi, pero kailangan pa rin mag-practice at saka tamang ensayo talaga. Hindi kailangan basta-basta ride lang.
napagod na. Talaga napagod na ako diyan sa atin sa init ng araw. Napakainit. Kahit nga sa braso ko, bakat na bakat yung pinaka-unline after ng ride namin. Pero kahit gano'n naman, sulit pa rin. Tanggal pa rin yung pagod at saka na-relax ang aking kaisipan dahil nakalabas ulit. Hindi nakalaya lang kundi. Nakapag-uuli, nakapamas yan. So ito, pinuntahan din namin yung ano, yung chapel dito sa may ibaba ng ano, ng Mary. So talagang sinulit namin yung pagpunta namin dito. Itong mga rebulto dito, kinuhaan ko ng video para remembrance na rin sa tanda na ikay nakapunta dito kasi minsan lang naman. Saka ito yung first time na nakapunta ako dito sa lugar na ito. Kung titingnan mo, talagang napakaganda ng lugar. Solid na solid. Saka sulit yung iyong lakad. Dito pwede kang manampalataya, pwede ka rin mag-relax, pwede kang mag-unwind. Pwede mong isama pamilya mo, kabarkada mo, o kaya girlfriend mo. Yun. Napaka ayos ng lugar pati. Matahimik. So pati itong entrance na pagpasok dito, kinuhaan din namin yan. Nag-video rin ako dyan ng madali. Ganda naman kasi ng lugar. Kaya hindi pwedeng hindi i-videoan yan. So yan. Tapos pagkatapos nyan, pinunta namin yung Prayer Garden Hermitage. So doon, bawal ipasok yung bike. Iniwan lang namin doon sa labas. Wala namang masyado nakatao doon. At saka 15 minutes lang ang maximum time mo doon sa loob. So nagmamadali rin kami dyang kuhaan yung bawat rebulto, yung place. So dinidevelop pa ito. May mga nang gagawa pa doon sa pinakaloob. Pero maganda na yung lugar. Maganda na yung pagkaka-landscape po. Oh. Ito po yung trabahador. Oh. May mga nagagawa pa. Pero pinapasok naman kami. 15 minutes nga lang. Yun, St. Michael. So yan, mga rebulto. Ganda rin. Oh. St. John Vianney. Mag-enjoy kayo dito pagka pumunta kayo dito. Kung kayo mahilig kayo manampalataya or fan kayo ni Lord, yun. So, hindi naman, kumbaga sacred place. Napaka unique ng lugar. 15 minutes lang. Sulitin mo na. So ito si Saint Padre Pio. Ayan yung ano ni altar. Napakaganda. O kahit kami napagod doon sa aming ruta na dinaanan, sulit pa rin. At saka hindi kami nainip. Hindi namin sinukuhan. Tingnan nyo yung view. Napakaganda. Yan. Dito nag-selfie pa ako. Habang ako'y nakuha ng video.
Nagse-selfie talaga ako kasi 15 minutes lang kami. Ayun. Kuha na ako ng picture kahit na ano. Kung ano na lang makuhaan ko. Hindi ko talaga sinayang yung oras ko diyan na magtigil. Talagang kinuhaan ko lahat ng picture para remembrance na para sa akin. So, isang panibagong achievement na naman nito para sa akin. So, happy talaga ako niya nung nakapunta kami diyan. Talaga namang walang inaksayang oras. Napakagaan pati sa pakiramdam nung maabot ko yan. Talaga namang abot langit ang aking kasiyahan. So hanggang dito na lang po yung aking video. Sana po yung napanood nyo ng buo. So, see you on my next vlog. Bye-bye!